mababayang Pilipino. At sana po ay masigla ang ating kayo kung nasa mandako ng daigdig kayo. Maging kayo nasa dito sa ating bansang Pilipinas, sa Luzon, Bisaya at Mindanao. Ito po yung lingkod, Toti Casino, na ngayon magibigay na sa aking sariling kuro-kuro, aking hakahaka patungkol sa mga pangyayari dito sa ating bansa. Ang una kong tutukoy, tatalakay sa oras na ito, ay itong bagong pinasa ng ating mababang kapulungan, ang House Bill No. 78, na nagbibigay ng pahintulot ng ating mga ang serbisyo pang publiko o hindi ka lang tinatawag natin ang panglingkuran ng ating pambansa ay pabibigay o ipahayagan na ang 100% nito ay maging pag-aari ng mga dayuhan. Okay? At isiniwalat nga dito ng ating mababang kapulungan, ng ating mga mambabatas na pinagkaisa nila, pinagkahiwalay nila ang ibig sabihin ng public utility sa public service. At sabi nila, yan po ay ina-update daw nila ang matandang batas na yung Public Service Act na mayroong 48 taon na ang katandaan. Pero nakakalungkot nga dito, mga taga-subaybay, ay talagang itong ating mga mabatas ay parang, ewan ko ba kung meron ba silang tunay na kaisipan para protektahan o talagang i-protektahan ang interest ng ating mamamayan, ng ating bansa, ng ating soberano, o talagang ang kanilang pag-iisip ay naiimpluwensa ng mga makapangyarihang mga dambuhalang oligarko. Kasi nga po, pag sinabi po ang public utility o public service, anong pinagkaibahan niyan? Eh, utility po, ang tingin po ng ating mga nagbabasa ng ating diksyonaryo, serbisyo, paglilingkod. Ha? Pag sinabing utility po, yan po ay isang mga bagay-bagay na pangangailangan ng ating mamamayan. Kasi alam mo, dito sa hanay ng pangangasiwa ng ating pamalaan or public administration, meron kong tungkulin ng ating pamalaan na siya mismo binuo ng ating mga sambayan ng Pilipino dahil ang soberano ay mismo may irag sa mga samahan nating mamamayan ay para ibigay ang tinatawag nilang wastong basic service delivery. Ano po ang basic service delivery? Isa-isa po natin yan. Ang basic po, ibig sabihin niya, pangunahin. Ang servisyo po ay paglilingkod, no? At ang delivery ay paghahatid, no? So itong pangunahing paglilingkod sa itong pangunahing paghahatid ng paglilingkod ng ating pamaraan, basic service delivery, ay mismo ang namumuno po nito ay walang iba kung hindi ang ating pamalaan. Ngayon, dito nga dito sa House Bill No. 78 na nilagda at naging author nga dito ay si Joey Salceda at ang Deputy Secretary na si Garin. At sinabi nila, ito daw ay magbibigay ng malawakang kompetensya para para gumanda ang pagserbisyo sa ating mga mamamayan at sana po ay bumaba ang singil. Pero kung unawain po natin, yan po ay nagbibigay ng tukoy dyan sa hanay ng tubig, ng kuryente, transportasyon, telekomunikasyon, at siguro kasama mo na siguro dyan ang mass media. Okay. Ngayon, ano ang nagbubuo ng ating sambayanan, ng ating pamalaan? Di ba tayo? Meron tayong sarili nating kinakatawa ng ating pagkaugali dito. Ano ba ang tunay na kalidad o ang kaarian o ang pagkabuo ng pagkataong Pilipino? Pag itong mga servisyong pampubliko ay ipagbibigay natin sa mga dayuhan dahil ito, hindi na pinag-iisip-isipan yan dahil yan talaga kahit anong araw-araw na dinanas natin sa ginawa ng Diyos ay pangangailangan ng taong bayan. Tubig, kailangan natin yan. Kuryente, kailangan natin yan. Komunikasyon, kailangan po natin yan. At pagbabiyahe-biyahe, transportasyon, kusan man kung ikaw ay papunta ng iyong tanggapan sa eskwela, sa ospital, o sa iyong trabaho, o kayo magdi-deliver mga bagay-bagay, yan po ay pangangailangan ng tao. Pati nga yung kalsada . Ngayon, pag yan po ibigay natin sa mga privado, maging sila'y dayuhan, lalo mo diyan, ano ba naman ang karapatan ng ating pamalan na ang kanilang pagsingil sa kanilang binidudulot na paglilingkod o serbisyo ay wala tayong kapangyarihan. Wala tayong taong bahay. Hindi yung pamalaan, ha? Ang taong bahay. Kasi, gaya sinabi ko, ang soberano, o ang soberano, ang sovereignty, ay umiiral sa
kapangyarihan na ipinubaya ng ating mga mamayan, tayo mga Pilipino. Sovereignty, we are a sovereign nation and sovereignty emanates from the people. In other words, ayon sa ating saligang batas, na ang pangasiwa, ang soberano ng ating bansa ay nanggagaling, ay umiiral sa pagbibigay ng ating kapangyarihan tayo bilang mamayan na mismo ang naghalal dito sa mga mababatas. At ito ng mga itong mababatas, ang lalo ng Papangulo, ang mismo kumuha nitong mga manggagawa para bigyan tayo ng wastong lingkuran o wastong paglilingkod. Yung pangunahing paglilingkod, gaya ng edukasyon, gaya ng kalusugan, gaya ng yung laya paglalakbay, magbagin dito, at yung laya pagkukuha ng sarili mong pamamahay, sa iyong pagkakain, sa iyong pag-inom ng tubig, at sa iyong paglilinis, at sa kailangan ng kuryente. Yan po yung mga bagay-bagay na hindi na kailangan pag-isip-isipan. Ngayon, kung ang sinasabi nila dito ay magkakaroon doon ng mas malawakang kompetisyon, eh anong nangyari dito sa... Alam natin dito sa telco, di ba, una dyan, lumabas yan ang mobile line, Philtel. May pumasok ang Smart, binili ng Smart. Ang PLDT, sinama na ang Philtel, mobile line. Ngayon, naging Smart na rin siya. At ginawa yung Philtel, talk and text. Pero, ang isa lang ang mangyari dyan, isang tao. Tapos, nandyan ang Globe. Nagtayo sila Ayala ng bagong telepono. Ang tawag dyan, unang pangalit. Yung Globe, no? Saka pumasok ang Smart. Ngayon, ang Smart, binili ang PLDT. Tapos yung Globe, nagtayo pa siya ng panibagong kumpanya at tawag niyo yung TM, no? Ngayon, pumasok sa pangatlo. Itong yung Sun. Okay, bago pa dyan, nandiyan pa yung Digital. Ano nangyari dito sa mga kumpanya na ito? Pinagbibili-bili ng mga itong mga oligarko. Kaya nga, ano sinasabi nila dito na magiging malawakan ng kompetensya? Ulul nyo! Pwede ba pag-aralan nyo nga kay mga batas? Kasi kailangan nyo, meron tayo tinatawag na anti-trust law or anti-competition law. Bago kayo sasabihin nyo na ito ay lalawak ang kompetensya. At ang totoo niyan, walang kompetensya. Pag ang privado na dyan, sila-sila na mag-uusap. Pari, bilhin mo na nga ito. Kasi wala na akong pambayad. Wala na akong... Eh, ganoon ka sila mag-uusap. Kaya nga, pag nakontrol ng monopolya na yan, katulad na nangyayari sa ngayon, sila na magdidikta kung anong magkaroon sa sila ko sila habang tayo mamamayan ay talagang ginakataasan. Mali yung batas na yan. Ha? Sinasabi po namin, ang nasa likod nitong batas na yan ay mismo mga oligarko. Bakit? Yan isang patunayan na itong mga, ang ating buong pamalaan mag-isay sa mababang puraan sa taas ay mismo sinagot ng mga oligarko. Dahil yung smartmatic na yan, silang ginamit nila para mahalal yan. Hindi ang mga hinala ng taong bayan. Yung mga nululuglog yan sa bawat kongreso na yan, mga distrito na yan, sila po ay mga alipores nitong mga oligarko. Alright? Kaya nga kami dito sa KDP, Demokratik Pilipino, talagang basugid namin, talagang gusto mong ipagbuha, ipagigil na yan, yung privatization na yan, at talagang tanggalin na yan pangangasiwa. Saan naman natin ilalagay ang tungkulin nitong mga privado? Okay. Paggawa ng mga kalsada, siyempre, hindi kaya ng ating pamahalaan yan. May mga bagong teknolohiya, dyan papasok ang privado. Pagtayo ng mga antena, itong mga gamitan, pang wireless, excuse me, yan po yung mga bagong teknolohiya na nanggagaling po sa privado. Dyan sila pwedeng sumabak. At ang ating pamahalaan ay sila mismo bibili nitong mga gamitan na to. So, wag sila, ang hinaharap natin ito, yung pangangasiwa. Alam niyo po, pag pinapatakbo mo itong mga public utility or public service na tinatawag nila at ibibigay mo sa privado, maling panukala yan. Ha? Maling-mali kasi hindi para sa taong bayan, kundi para sa mga gahaman ng mga swapang ng mga buhayang mga pribadong sektor, mga kapitalista na walang iniisip kundi kumita sarili lang nilang bulsa. Yan ang katotohanan po dyan. Kasi matutulog na lang sila eh. Diba? At wala na silang iisipin pag baka bagong teknolohiya dahil kahit pa paano, dahil pangailangan ng taong bayan, gagatasan nila. Hindi nga tama yung panukala na yan. Hindi tama yung patakaran na yan. Yan po ay mali. Hindi po makatao yan, hindi po makadiyos yan, hindi makabansa yan. Yan po ay makasarili. Kaya ito mga, ang pangalan nito mga nagpumasa ito, Joey Salceda at yung si Deputy Speaker Garin. Si Garin po. Ang dating kalihim ng Department of Health.
na mayroong akusasyon na sila'y nasa likod ng Deng Baksha ang mismo pumapatay sa ating mga kabataan. Pwede bang kaso na yan? Huwag niyo natin talakay dyan. Pero ito mga klaseng mga personalidad ang nasa harapan nito. Kaya nga ito mga pulpul ng mga mababatas, ha? Ito mga bulok ang pag-isipan. Akala mo yung ekonomista. Pero kung tutunay mo, talagang ititimbang mo kung saan talaga sila pumapanig, ay tiyak, huwag na tayo magbulahan. Tiyak ang kanilang pinapanigan. Ay ang mismo privado, maligarko. Kasi makapal ang mga pera nito mga ligarko. Kaya nilang bayarin itong mga mambabatas na to. Diyan po tayo nagkakam. Diyan po ang ating pagkakipaghihirap. Ngayon, ang simula nito ay dahil nga nabulok itong mga paglilingkod sa publiko o ng paglilingkod ng ating mamalahan nung nakapasok na si Pangulong Cory Aquino at si Pangulong FBR. Pero samantala naman, mga kasama, kung malala nyo po, nung nangangasiwa pa si Pangulong Marcos, wala tayong problema sa tubig, wala tayong problema sa kuryente, lalo na nung yan po ay pinangangasiwa ng ating pamalaan, ganoon din ang ating transportasyon. Tayo mga una sa buong Southeast Asia na nagkaroon ng air-conditioned bus. Ako'y napunta pa nga na Singapore nung panahon na yon. At ang kanilang busa rin, mainit. Although magandang yung sistema sa trafiko, pero kanilang busa mainit. Tayo rin po ang unang bansa sa buong Southeast Asia na nagtatag ng LRT. Samantalang nandun nga ako sa Singapore, tinatawaran nga ako ng mga kasama ng mga Singapore at sinasabi, kayo, you Filipinos are crazy. Why are you putting up a humongous elevated railway system in your country? Don't you know you are in the Pacific Rim? Kayo ba'y sira ulo dahil nandun kayo sa Pacific Rim, marami lindol? Ano ang sagot ko? Hindi ko kakayanan yan, hindi ko eksperto yan. Pero tiwala ko sa ating mga inyero na bagamat alam nila na ang aming bansa ay talagang nadadala sa mga lindol at mga bagyo, tiyak ang paggawa nito ay matibay. At tama nga naman pala, pinakamatibay hanggang ngayon, nakatayo pa siya eh. Alright? Kaya nga nakatayo siya ng ganyan kasi ang mismong ating mga inyero, ang mismong naggawa nito at alam nila na kailangan matibay siya. Hindi naman sila tatanga-tanga na tatayo ng isang ganyang klase na hindi tatayo. At alam mo nangyari, pagkatapos nilunsad ang LRT, aba, gumaya ng Singapore, gumaya na ang Thailand, gumaya ng Indonesia at ang Malaysia. Samantala, nung nasipa at natapatan si Pangulong Marcos at naluklok si Pangulong Cory Aquino, ano nangyari? Natigil po yun. Ha, yung transportasyon, yung mga proyekto na dadagdag-dagdag ng mga LRT din. Maganda nga ang ginawa ni Marcos, pero gusto ni Cory Aquino na talagang kalimutan natin si Marcos, siya yung demonyo, at tinigil niya. Napansin niyo ba, may nagdagdag ba tayo panibagong kalsada ng panahon ni Pangulong Cory Aquino? Wala. Ano ba nangyari nun? Yung katatapos siya, highway, mga puro mga skyway lang ang ginawa niya. Samantala, ang kuryente, naubusan tayo. Binuwag niya ang Ministry of Energy. Ano nangyari niyan? Naubusan tayo ng kuryente sa katapusan ng termino ni Pangulong Cory Aquino. Kaya nga, pupasok nga si Pangulong Ramos at binigyan siya ng emergency power para mawala na yung problema sa kuryente. At dahil nga dyan, kung pinatakbo lang nga ni Pangulong Cory Aquino yung Bataan Nuclear Power Plant, hindi na siguro tayo naluklok sa problema ng kuryente. At tayo na siguro naging unang bansa dito sa Southeast Asia na magkaroon ng nuclear power plant. At sinasabi ng mga nagbumabatigos yan, lumubo daw ang gas yan. Kaya nga daw lumubo nga yung gasos na yan. Kasi nga nangyari nga yung Three Mile Island dito sa Amerika. At yung mga gumagawa na sinabi lang, ay mali ata ito ah. Hindi ata matibay ito. Kailangan natin yung patibay na ito. So, syempre, kaya nga buwagin nga yung construction at nagtatayo na panibagot mas matibay na kayang-kayang tumayo ang itong nuclear power plant sa lakas ng lindol na 9.0 Richter scale. Ha? So maski tabunan siya ng tsunami, sa taas ng bundok kung nasaan ang Bataan Nuclear Plant, eh, hindi tatama ang tubig doon. Hindi katulad doon sa Japan, sa Fukushima. Kaya kayo yung mga bumabatikos ito na tama lang na pinatigil yung nuclear plant, mali po ang ating, naloko po tayo, pati ako mismo naloko ko rin, ako naniniwala na mali nga yun eh, pero sa ating pag-angasiwa, sa pag-aaral dito, pag-inahambing na dito mga ng mga dati na karaan at sa ngayon, nakikita na natin na mali nga ang ginawa nitong ni Pangulong Cory Aquino ni Tobago at sino pa naman dumating yan. Ngayon, nandito tayo sa taon 2020 at lumalabas nga ito na sinasabi nga ng ating mababang kapulangan, ng lower house, na pinasa nila ito ng House Bill 78
Aba naman, ano. At ibibigay nila sa pribadong sektor ang kuryente, ang tubig, ang transportasyon, ang telekomunikasyon, ha, pati yung paggawa ng kalsada, mga toll gate, lahat yan, ibibigay nila sa pribado. Eh, anong gagawin natin? Mga mamayan, ano na ito mga pangailangan natin, pag araw-araw, ay bibigyan natin sa pribado mga kalakalan na walang ginawa ko, hindi, magpalaki ng bayag. Ha? Para lang sila kakikita rin, alam mo, sana itong mga kapitalista, mag-invest sila sa mga makabuluhang mga negosyo o mga makabuluhang kalakalan, gaya na gumagawa ng mga train. Hindi na tayo mag-i-import. O gumagawa ng mga antena, yung mga telecommunication, hindi na tayo nag-i-import. Eh, mga tamad, ayaw na mag-isip. Wala silang kakayanan mag-isip na mag-invest sa mga technologies natin, ating mga science, ating mga estudyante, ating mga magagawa sa hanay ng agham at teknolohiya or engineering, para naman sa ganun ay talagang makapula ng ating matayin. At meron tayong produkto na pwede natin ibenta sa iba't daigdig. Hindi yung kumikita ka sa pagsisigil lang sa pag-uupa. Ang tawag po niya sa economics, rent seeking. No? Pag hahanap ng negosyo sa pag-uupa, hindi po klaseng global competitiveness ang rent seeking sa public utility. Kaya panawagan po natin, ano, itong mga mababatas natin sa mababang, napaka-bobo ninyo, hindi kayo marunong mag-isip, napaka-unay. At yan po ang aking posisyon sa ganitong napasa ng ating mababang kapulangan patungkol ito. So, sumusubaybay sa inyo, kung di kayo sakay sa sinasabi ko, ibigay nyo lang sa akin ang inyong opinion at uunawain po natin ang inyong lingkod para naman tayo magkaroon tayong balancing talakayan sa usaping ito. Ngayon, ang pangalawang pakay ko ngayon sa gabing ito ay itong ABS-CBN franchise. Okay? Marami dito mga panibagong mga balita na gusto nila i-extend, i-renew. Ito po ay isang gagamitan ng mga oligarko para gamitin ng propaganda. Kasi alam mo, itong media ay pwedeng gamitin ng pampropaganda. Ginamit nga yan ni Hitler. Ginamit rin yan ni Marcos na para itaguyod niya ang kanyang natama at wasto ang kanyang pamaraang batas militar dito sa ating bansa. Pero sa katagal at makakumpir na natin ang 13 years ng martial law, 13 pag-iiral ng martial law at itong 34 taon na umiiral itong tinatawag nating Cory Aquino Constitution, no? Itong 1973 Constitution na buhay lang niya, 13 ito. Ay nakikita natin, mas merong halaga ang konstitusyon na yon ng ating pamaraan ng isa lang, isang hanay lang. At wala pa nga nung panahon na yon, yung mga tinatawag nila ngayon, yung pork barrel, walang countrywide development. Nagkaroon lang po yan dyan sa 1987 Constitution. O di, itong nakaraang administrasyon, panahon nga ni Pangulong Noynoy Aquino. Diba, nabalitaan po natin itong DAP and PDAP. At magkano halaga nito? Kung hindi ako nagkakamali, hindi lang 300 bilyon ang kinuha nito mga mandurugas na magmabatas. At saka itong mga nakagorbisa, sila Butch Abad, sila Noynoy Aquino, sila Maro Has, ha? Yan, tapos sila Drilon, sila Trillanes, kung limpak-limpak na perang mga hinugot na mga lintik na to. At nasa sila ngayon, magala silang nagsasalita kontra sa administration nitong ni Duterte. At makikita po natin, nasa pamalaan nito ni Duterte, nakamakalipas sa mag-apat na taon na itong taon na 2020, ang daming mga pangyayari na nakikita mo dito lang sa Metro Manila. Abay, ito mga bill niya, kaliwat kanan, gumagana. Ha? Naggaling lang ako ng Mindanao ito nakaraang linggo, kaya ako nawala sa inyo. At nakita namin, inyong lingkod, ang buong Northern Mindanao pa lang, sagana ang paggagawa ng kalsada, tuloy-tuloy, walang tigil. Ngayon, sinabi nga ni Pangulong Duterte, hindi naman pala tayo nagkulang ng pera. Marami pa lang pera ang pamalaan. Eh kung ganoon pala marami ang pera ang pamalaan, eh bakit ngayon lang natin ito nagagawa? So ano nangyari ng panahon ni Pangulong Cory? Eh di syempre, at nalaman din ng mga nagpahayag na ang mga niwaldas ni Pangulong Cory Aquino umabot ng mga 1 o 2 trilyong piso. Ha? Sa loob ng 6 taon. Samantalang kay Pangulong Marcos, sa buong 20 taon niya, na nakakasiwa bilang Pangulo, ay hindi lumampas ng 400 bilyon. 400 bilyon kumpara sa 1-2 trilyon
ni Pangulong Cory Aquino. At nung dumating kay Pangulong Ramos, umabot ng dumoble na naman yan. Kay Erat, dumoble na naman yan. Hanggang ngayon, umabot tayo ng mga 6 trilyong piso. Pero, ito pa naman ito, ito talaga ginagastos ang tama, nakikita natin sa paligid natin na itong mga pera ito. Kaya nga alam nyo, mga kasama, itong mga batiko sa kaliwat kanan, ha? Katulad ito patungkol sa ABS-CBN, itong mga opinion writers ito, excuse me, at sinasabi daw na ito daw yung paghihigante ni Pangulong Duterte laban niya sa ABS-CBN. Pagpalakita natin niya, paghihigante niya, pero meron naman siyang karapatan. Una, magtatapos na yung termino ng prangkisa nito. Pangalawa, ang kanila bang pagpapahayag ay makabuluhan? Ano ibig sabihin natin makabuluhan? Ito ba ay nagbibigay ng dagdag kalaman at tamang ugali sa ating mga mamamayan na sumusubaybay at nanonood dito programa? Eh, puro mga puro pasaway, puro kabalustugan na nakikita mo dyan, kabaklaan, pasensya na po sa ating mga anak ibang lahi na ito, no? Pero ilang oras ang nauubos nito, ha? Sa 24 oras na nakabukas itong ABS-CBN, o gayon natin 12 oras, ilang oras dyan, puro pasensya na nga, kabaklaan ang pinoprograma nito, ha? At ilang komposisyon ng ating populasyon ang mga nasa lahing bakla, ha? Eh siguro naman, wala naman sa kalahati. Pero higit kalahati ata na laman ng ating programa, puro kabaklaan eh. Ha? Ibig sabihin niyan eh, yung klaseng ugali, ibibigyan natin sa mga kabataan eh, puro kabaklaan. Huwag naman ganun. So nasan yung ating pusong pagiging patriotiko, ang ating pusong pagiging makapilipino? Wala na. Nagiging ano na lang yan eh. Kaya nga, tumingin nga sa kalsada, mga kasama, tinumon mo yung ugali ng ating mga mambabatas, mga vendor, mga pasaway ugali. Hindi nila kasalanan yan, kundi kasalanan niya ang ABS-CBN. Dahil walang kahalagaan ang kanilang programa, ang dapat itong mga mambabatas, alam mong gawin, maliban na hinihingi ng extension, dapat magpasala sila ng batas na magkaroon ng moral reformation in mass media. Ibig sabihin niyan, ang dapat ang pinapahayag itong mga mass media ay dapat makahulugan, makatotohanan, at nakakabuti sa kaugalian ng mamayang Pilipino. Kung hindi sila pumapas sa ganyan, dapat ikansela ang prangkisa nila. Dahil wala silang karapatan, ibasura, ipahay ng mapuro kabasurahan, kabubuhan, at walang kahulugang mga programa yang binibigay ng ABS-CBN. Ito na lang mga kanilang mga pahayagan sa balita naman, ano? Hindi lang ABS-CBN, pati direct yung Channel 7, ganun din, pati rin ata yung ano, ibang tiyo sa'yo. Itong dalawa na to, Channel, pare naman, pag pinaparod mo yung kabalita, kaya ako hindi naman sumukay, kasi, alam, puro kabalasugan lang, walang halaga, hindi nakakatagdag ng kaalaman. Kaya para sa akin kapakanaan, mga kababayan, kaya ganito ko nagmamahayag. Kasi po, nilalagay ko yung oras ko, pinaparod ko yung mga programa na alam ko yung mga kadagdag sa kanuman. Maski na taga ibang bansa yan, papanuri ko na lang. Kasi nagkakaroon ako ng dagdag kalaman. Eh hindi, ito eh, common sense eh. No? Hindi mo na kailangan mag-isip eh. Ngayon, ABS-CBN, hindi kasalanan nito ang na kanilang prangkisa ay talagang na mag-expire. Ang kasalanan nito, matindi kasalanan nito ay dahil walang kasaysay ang kanilang pagpapahayag. Okay. Masabi mo, napakalupit mo naman, Katoti, sa mga 11,000 mga manggagawa, maepektuhan. Okay, ilagay na natin dyan, 11,000 mga, ano naman yung mga binulgar nila Jay Sosa, nila Willy Villame, nila Mel Chaco, na mali, talagang abusado itong ABS-CBN. Ba't hindi natin bigyan na kanilang mismong mileage at pakinggan ang kanilang pahayag na ito mismong ABS-CBN ay talagang walang galang yan sa mga naglilingkod sa mga at sa kanilang manggagawa. Eh, syempre, kapit pati limit itong mga manggagawa. Alam mo, tingin ko dyan, parang bakla itong ABS-CBN, itong Lopez, ipapakita pa itong makabatang Carlo Katigbak na pasensya na ho, sorry, nagkamali kami. Ano bang alam nito eh, bata pa lang ata eh, minum pa lang ata ng gatas yan, nagkakaroon ng kagulo ng ating bansa. Anong mali ba nitong batang ito? At ginagamit rin ng mga, itong mga Lopez na to, sila Gabby Lopez at yung mga ta, at yan ginagamit nila para nga sugo nito, para mag-awain ng taong bayan. Alam mo tayo mga Pilipino, minsan, tama rin tayo maging maawain, pero naman huwag natin kalimutan ang mga kasalanan ginawa nila, pagsisinungaling ginagawa nila. Ha? Huwag naman tayo magpapadala sa kanilang, parang itatala nila sa ating damdamin na maging maawin tayo sa ganito. Kaya nga sinasabi sa inyo, yung ABS-CBN, lahat ng mga taktika
Ha? Ginagamit na nila maging yung mga manggagawa, yung mga artista na maapektuhan, at sinasabi pa nila, baka mawalan ng interest ang mga investor. Eh syempre naman, walang interest. Kung naintindihan lang ng mga investor, kung pinagsasabi nito mga nasa ABS-CBN, walang kahulugan. Eh talaga nakakatanga, nakakaasar. Tsaka ito pa, ano? Bakit man nawala na yung salitang Ingles sa mga programa natin? Yan ang tanong ko. Samantala nung panahon nga ni Pangulong Marcos, lahat ng mga pahayag ito ay nasa salita sa wikang Ingles. At yung sabi mo, ay nako, teka Toti, baka hindi ka na makabayan yan. Hindi sa inyo makabayan. Pero kung sinasabi na tayo, tayo ay servisyo Pilipino, magaling tayo sa buong daigdig, ano ba ang lingwahe sa buong daigdig? Pilipino ho ba? Eh naman. Ang Aliman ba marunong mag-Pilipino? Ang mga taga-Praswa marunong mag-Pilipino? Ang mga taga-Espanya marunong mag-Pilipino? Ang mga Koreano ba marunong mag-Pilipino? Ang mga Hapon ba marunong mag-Pilipino? Sila lang nagsasalita sa kanilang bansa. Ang mga Inchik, hindi. Doon sa kanilang bansa, pwede sila. Pero, pagdating sa paglalabas sila, marunong sila mag-Ingles. Lamang tayo sa mga Inchik, lamang tayo sa mga Koreano. Bagamat maulad ang kanilang bansa, at nagsasalita-salita nila, pero, maliban sa kanilang pamanatili sa kanilang salita sa wikang Koreano, Inchik, Hapon, ang ginawa nila, ang laman ng kanilang pamahayagan ay makabuluhan. Ito sinasabi ko itong ABS-CBN at talagang pinakamali niyan, walang kabuluhan ang kanilang programa. Puro pasaway-saway lang yan, puro pasayaw-sayaw lang yan. Ano ba naman nabibigyan niya na magdagdag ka naman sa kaalaman? Kung panoorin rin mga programa sa iba sa cable TV at mga pinapahin ito mga sa stasyon ng mga Aliman, mas hindi mo nintindi Aliman, o mga Praswa, o mga Hapon, o mga Koreano, makabuluhan ang kanilang programa. Meron para sa mga sakahan, magsasaka, meron programa oras para sa mga kabataan, meron hindi puro kabaklaan. Eh, nako, ito lang palagay ko, sabihin ko. Isa na pinakamalaki talaga ang problema talaga dito sa atin ay talaga kanya-kanya opinion. Kaya nga, mismo ito dito sa KDP, no? Itong programa ko sa Toti Speaks, ito lang ginagamit namin para kami magbigay ng isang makabuluhang paranaw para yung ating mga sumusubaybay na meron kayong makikita sa ABS-CBN, kayo na maghusga. Kung lahat ba sinasabi ng ABS-CBN ay makatotohanan, ay marunong at makabuti, or itong narinig natin sa ibang alternatibong pahayagan, gaya nito KDP, ay nagbibigay kami ng panibagong pananaw. Alright? At dahil nga dyan, ito ay ating ayusin at linisin. Kaya nga, ang aking payo sa inyo mga taga-subaybay, habang ito ay itatapos ko itong maikling pahayagan ito, ay maging manunuri, tama ba yung salita niyo, maging resourceful kayo, mag-research kayo, mag-aral kayo, pag-aralin mabuti, magtingin kayo sa mga internet, basahin niyo lahat, at kayo na ang mismo mag-intindi kung meron mang kabuluhan itong mga ganitong klaseng programa, itong klaseng panukala, itong klaseng batas, etc., etc. Para sa gayon ay tayo ay umahon at umunlad ng matitino at maayos. At dito po ay magtatapos itong programa na Toti Speaks. Maikli lang ito, pero sana po ay nakapagdagdag ka lamang kayo. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. At kung yung komento nyo, ipahag na lang nyo, i-Facebook nyo, ganyan. Teka muna, may maroon muna kayo nakasubaybay dito. At nababati ko muna si Bay Alice, God bless po, KDP. Excuse me, Maricel Jabay Gumogda. Hello po, watching from Dubai. Ay, maraming magandang umaga sa inyo. Kay Shaina Hussein, watching from Saudi. Thank you, Shaina Hussein. From Maureen Molina, good evening po, watching from Singapore. Maraming salamat. From Beth Aurel, hello po, sir, watching from Qatar. Alright, from Beth Chai, ibalik po natin ang Marcos sa Malacanang. Sana po, pogi ni Odi. Tama nga, sir. Okay. Beth Ariola, produkto sila ng Smartmatic, sir. Kaya ang mga bobo tama. Tiyak po yan, Beth, natumog mo. Melchor Magdamo. The Berwick Bank of the Philippines, condonation of ABS-CBN debt is subject to other IMTA. Oh, tama ka, Mel. Nga, tsaka pala, baka madagdag ko nga pa ito. Biyay mga utang ang Lopez, higit kumula ng mga 1 billion ang ABS-CBN. Pero pag sino man total, wala itong mga utang nila,
ay ni-write off lang nila mahigit mga 60 bilyon. 6 na bilyon pala. 6.7 bilyon. Robert Arlio, mabuhay kayo, sir. Samuel Anticamara, sir. Musta, watching from Nagoya, Japan. Thank you, Samuel. From Raflin Kawayan, digmang watching from South Korea. Sir, sana po iligtas mo kayo sa coronavirus. Elena Lucana, kaya... mabuhay po kayo, sir. Thank you. From Bresi Buasco, tama po. From Tess Dais Ricote, watching from Japan. From Mel Magdamo, bakit walang sumisilip sa dokumento ng DBP na naglista sa tubig ang mga utang ng ABS-CBN sa DBM? O nga eh, yun na nga ang problema nga eh. Alam mo, itong mga ABS-CBN dapat, ibang pahayagan. Tinatalaga nila ito, investigative journalism ang dapat ginagawa yan. Marami sa board directors ng DBP ay nominees ng Liberal Party, kaya naman pala, ano. From Herminia Tongkalo, watching here in South Korea. Thank you, Herminia. From Ber, hindi from Chavira Archibido. Hindi mahirap na isipin na sinadyang pabayaan ang mga pangunahing pangailangan ng mamayang Pilipino, lalo na ang tubig at kuryente upang magkaroon ng dahilan na ibenta at pamigay sa mga oligarko pang publikong utilidad. Dahil di mano na walang kakayanan ang gobyerno, walang pera walang ang gobyerno, at kung ano pa, para lamang mailagay ang buhay sa bawat mamayan sa kamay ng mga Diyos-Diyosan. Ang ibig sabihin po ni Echever, sinadyang sirain itong servisyo publiko para itong mga privado kumikita. At kung meron, kung wala tayong pera, sa totoo meron, dinukot lang yan, talagang binursan ng mga kurakot. Yan ang totoo niya. Kaya nakikita natin kay Pangulo Duterte na marami pala pwede po. Diba mismo si Isko Moreno, meron ng Manila, sabi doon niya, 5 milyon kada araw kinikita. Manila pa lang yan ha. 5 milyon kada araw! Ha? Sipin mo yan, ganun kadami nagbabayad sa mga ganyan. From Eli Suigo, Korika, sir. From Prince Buasco, tama kayo! From Emily Fugarama Blente, Asigawa, tama po kayo. Thank you, Emily. Mabuhay ka, Emily. Herminia Tongkalo, pak na pak, sir. Okay. From Rachel Judy Reyes, hi, Tito Tote, good evening. Hi, Rachel. Again, sikat na sikat na. Thank you. Dimrock Artista, alright. Zinehia, Dadas Dao, tama po kayo, sir. God bless you po. Lilian MB Makani, tama po kayo, sir. Thank you. BB El Mudalan, tama po kayo. From Nelson Jagualin, ipa-close up na yan. Ipa-close na yan, alright. Or tama, isara na nga yan eh. Victoria Pinero, true kayo, sir. Dizon Junamay, okay. Rosemary Rojas, shutdown, ABS-CBN. Emma Kashihara, tama po kayo, sir. From Baby Emily El Medulan, shutdown, ABS. Okay, salamat sa inyong mga opinion. Sana po, ang gawin nyo po, ikalat nyo po sa Facebook at talagang ipilit nyo, isara ang ABS-CBN. Ibalik sa pamalaan ang serbisyo pang publiko, ang lingkuran para sa ating sabayan. At tanggalin na ang Smartmatic sa halalan 2022. Pag nandiyan ang Smartmatic, tiyak, babaliwalaan itong mga programa natin at maluluklok dyan ay mga dating mga kakampi na oligarko at mismo mga magnanakaw at mga sinungaling. Ito mo yung lingkod. Tonti Casillas, Tonti Speaks. Abangan niyo po ang sumayang susunod ng programa at talagay bayan. Magsamantong sa kulukuyan, kayo ay maghapunan muna, manangalian o mag-almusal. Kami po dito yung mamamahinga. Paon ko na masalamat kay Ara at kay Roxanne Cruz na nagbigay nito hatid sa inyo itong programa nito. At walang mga iba, abangan niyo po sunod dating talakayan, sunod na linggo. Salamat po.